Hi everyone, good morning. Ito na naman tayo. Time check muna tayo. 5:27. So, ayan, papasok na naman tayo. Ito na naman tayo. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Kailangan natin kumayod. Kaya, ayan, papasok ako. Mayroon palang ano dito. So, ayan guys. May papakita ko sa inyo. Ayan. Kita ba? Parang hindi. So, ayan. Ako yung naglalakad. Papunta na naman sa ating destination, MRT. But before that, may papakita ako. Meron palang ano dito, funeral. Dito guys, hindi sila pumupunta dun sa ano, sa mga funeral parlor, yung katulad sa atin. Bawat block, merong area na dun ginaganap yung mga gatherings. Ayan o. Ngayon nagkaroon tuloy ako ng topic. Kasi nag-iisip ako kagabi, ano kayang topic ang pwede kong i-ano na i-share sa inyo na bago sa akin dito sa Singapore na pag-alaman. No? But before that, I wanna say good morning. Good morning. Sana lahat ng morning natin is good. No, kahit walang tulog. Kasi ako talaga, to be honest, hindi pa ako natutulog. Halata ba sa mukha ko? Ayan, yung eye bag. Hindi pa ako natutulog kasi kahapon, the whole day, nag-work ako. Sobrang pagod na pagod ako. Kaya pagdating ko sa bahay, kumain lang ako ng dinner. Then, yun na. Natulog na ako. Hindi pa ako nag-shower, ganyan. Basta natulog na ako kasi pagod na pagod talaga ako. So, meron kasi akong problema. Kapag nakatulog ako ng maaga, gigising talaga ako niya ng madaling araw. So, nagising ako mga around 12. So, pagising ko, yun na. Hindi na ako nakakatulog. Uy, may tao ako nakita. Kahapon wala ako nakitang tao. Ako lang mag-isa. Ngayon meron na yun. May naglalakad. So, ayan. So, balik na tayo. Oo. Sana maganda yung araw natin ngayon. Sana everything is going to be okay. At bago pala tayo pumunta sa mga dapat ating puntahan, magpapasalamat muna tayo kay God na binigyan niya tayo ng another chance, another hope na magigising tayo everyday. Kasi minsan yung nakalitaan natin na everyday pala is a blessing. Yung magising ka lang sa umaga, blessing pala yun. Diba? Kasi, like, sa ating mga, lalo na sa mga single mom, ang dami natin ginagawa. Minsan nakakalimutan na nga natin mag-supply. Dahil ang dami natin uunahin. Unahin natin mga anak natin. Unahin natin yung mga gawain. Bukod lang, bukod sa pagiging ina, itatay ka din. Diba? So, marami tayong ginagawa. Kaya minsan, ang dami nating nakakalimutan. Ganun ako. Madalas, marami akong nakakalimutan na minsan. Yung mga importanteng bagay, nakakalimutan ko din. Anyway, pwede ba akong tumawid? Wala namang sasakyan. Diba? Wala namang sasakyan. Pero may sasakyan dun sa dulo. Baka bigla akong hintayin ko na lang mag-green yung light. Tara, ayun. So, ayan na. So, yun. Huwag tayong makakalimot magpasalamat. Bago mag-umpisa yung umaga natin, yun talaga yung pinaka-una nating gawin. Maging pasalamat at i-guide tayo, lalong-lalo na. At syempre, protection. Galing kay God, lalong-lalo na sa sitwasyon natin ngayon na
Oh my God! May nakita ako! Nakita niyo ba? Oh, akala niya Singapore walang rat. Yan, may mouse oh. Naglalakad. Oh my God, please! Oh my God, natakot ako. Akala niyo, no? Malinis ang Singapore, pero meron pa rin daga. May dagang maliit ako nakita. My goodness! Pero yun yung mga dagang kumakain ng ano ha. Yung mga damo. Kakaiba. Kakaibang daga. Anyway, balik tayo sa discussion natin. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Ayun. Yung... Ay, nakaka-distract talaga yung daga. Nakakalimutan ko tuloy. Yung pag-uusapan natin. Ah. Yun, yung pagpapasalamat. At saka yung protection kasi COVID is real. Hindi fake ang COVID, okay? Pero sa awa ng Diyos, mula nang nag-umpisa pumutok yung COVID, everyday po akong lumalabas. Nagla-lockdown yung ibang tao. Pero ako, nagtatrabaho. Walang stop. Kumbaga non-stop. Umalis ako. At siyempre, sa everyday na pag aalis ko, hinihingi ako ng protection galing sa taas. Napoprotektahan niya ako. Anyway, naniniwala naman ako na ang COVID kasi nangyari yan dahil is a part of cleansing. Kaya alam ni God kung sino lang sino yung mako-COVID at kung sino yung hindi dapat mako-COVID katulad ko ng mother, single mom. So, doble-doble yung protection na binibigay ni Papa God sa akin. Anyway, balik na tayo dun sa topic natin. Ano pang topic natin? Well, ang topic natin ngayon is yung funeral dito sa Singapore. Kasi alam niyo, nag-work ako sa church. Isa yan sa mga trabaho ko dito. So, isa ako sa mga tinatawag na pinagkakatiwalaan sa church namin. So, hawak ko yung mga susi namin sa church. Ako yung nagbubukas. Yun, part yun ng trabaho ko. At isa sa trabaho ko na tinanggap, kasi sayang din naman, kasi malaki kahit papano, I would say na medyo malaki din naman yung tawag dito, kikitain ko eh kung yung sa funeral. Kasi sa church namin tumatanggap kami ng funeral. So dahil nga ako yung may hawak ng susi, kasi si San Pedro ako sa church. So part ko din yung pag may funeral, ako yung nagsasara ng church. So ito na guys, ito yung natutunan ko dito sa Singapore na dito pala yung sa atin yung may ang tawag nun sa Bisaya, haya yung patay dito kasi iniiwan. Tapos babalikan nilang kinabukasan. Sa ating kasi lamay. Sa ating kasi nilalam. Pinaglalamayan talaga natin. Hindi natin iniiwan, di ba? Pero dito, so far sa alam ko sa Christian, lalo na kapag yung burol, yung lamay niya is nasa church, iniiwan yun, guys. Kaya part yan ng word ko. Ako yung nagsasarado ng church. Saan ko dito? Ito na lang. So, ayan, nakakadistract naman itong mga traffic light na to. So, yun. Iniiwan yan. Tapos, ang ginagawa, pinabalikan nila the following pinabukasan. Like, for example, sa amin, sa church,
ang lamay hanggang 10 lang. So, ang trabaho ko, kasi nga ako lang yung may ako lang yung may susi bukod sa mga staff. Ako yung nagsasarado. Alam niyo, yung unang ginagawa ko 'yan, syempre takot ako, no? Kasi takot talaga ako sa mga ganyan, mga lamay ba. Hindi nga ako to, kahit yung sa pamilya ko. Kahit sa family ko, hindi ako yung halimbawa may lamay, hindi ako tumitingin sa burol kasi takot ako. Yung unang araw ko talaga, yung unang-unang araw ko, kasi ako yung magsasara, no? So, siyempre, pag isasara mo siya, siyempre, ikaw yung mahuhuli. Isasara mo, i-close mo yung mga ilaw. Ang iiwan mo lang, isang ilaw, yung isang ilaw, tsaka isang aircon yung naka, tawag dito, yung mismong dun, yung ilaw na mismo dun sa, yung sa may lamay. Yun lang yung iiwanan mo. Iba po lang, ano, itagal ko, ayun, green. Tawid na tayo. So, ganun. So, takot na takot ako. Noong una, sabi ko, ba't akala ko, yung lamay nila, hindi nila iiwan. Yung pala, iniiwan lang nila, tapos babalikan lang. Tapos, ang pinakamatagal dito na lamay, 3 days. Kasi, mga busy yung mga tao dito. Kumbaga, kung umabot yun ng 3 days yung lamay, meaning to si ganun sila ka-attach dun sa namatay. Kasi yung iba, isang araw nga lang. Diba? Dahil iniisip nila busy sila, may trabaho sila. Tayo kasi iba. Iba tayo, diba? Kung pwede nga lang abot na isang buwan yung lamay, gagawin natin, diba? Kasi ganun tayo kaano sa mga mahal natin sa buhay. Pero sila, excuse me, pero sila, ano lang, hanggang 3 days, yun yung pinakamatagal nila. So yun, so yung unang araw ko sa pag may mga lamay, yung unang araw ko talaga dun, takot na takot ako. Kung pwede ko lang magpasama ako. So kahit takot ako, tinanggap ko yun. Kasi may extra ako doon sa bukod sa sweldo ko. So, syempre may extra job yun. At saka mas malaking kitain mo doon. So, yun. Kaya, ngayon, syempre mga 3 years na ata. 3 years ko nang ginawa yun. So, nasanay na. Although, hindi pa rin ako tumitingin doon sa yung sa burol. Hindi pa rin, kasi takot pa rin ako. Pero nasanay na ako, hindi na ako natatakot. Tapos, minsan ako pa yung nag-iisip sa, kailan kaya may lamay? Kasi, syempre, iba, extra income din yun. Ganun naman tayo mga Pilipino, diba? Lahat kakayanin natin. Kaya, tsaka ako natutunan ko maging go-getter. Yung lahat pag alam kong kaya ko. Lahat pag alam kung alam ko yung trabaho, tinatanggap ko. Wala akong tinatanggihan dito. Siguro dahil single mama ko. So, natutunan ko yan. Nagiging pag nasa ibang bansa ka, ano talaga, parang go-getter ka. Wala kang inuurungan. Although, ugali naman natin yan. Ugali natin mga Pilipino yan. Na, basta, pagkakakitaan, kukunin natin. Yun. Isa yun sa mga natutuklasan ko dito. So ngayon, yung kanina, di ba may lamay? Pag sa mga ganyan, sa mga black, yung sa mga ganun lang, may naiiwan. Isa o dalawa. Ngayon kasi may COVID, siguro normal lang yung bawal, nasa lockdown kami ngayon.
siguro pinakamarami na pumupunta dun sila. May ngayon siguro lima. Lima. Tapos, wait, hanggang 3 days lang yun. 3 days lang, baka 2 days na lang siguro ngayon kasi nga lockdown. So, yun. Yun yung isa sa mga natutunan ko dito. Ngayong mga lamay pala dito, iniiwan lang, tapos binabalikan kinabukasan. Hindi sila naglalamay na buong araw. No? Tapos, isa din sa natutunan ko dito, yung actually, normal na siguro kahit sa atin, yung mga gamit ng ano, buong gamit ng ano, may namatay. Yung namatay na lahat ng gamit niya, itatapon talaga yun lahat. No? Sa atin ganun din naman, di ba? So yun. Yun lang. Walang kakwenta-kwenta yung topic ko. No? Siguro ano, ganito na lang. Mag-suggest na lang kayo kung ano yung itatopic natin kasi may comment dyan, diba? Lagay nyo na lang sa comment nyo kung ano yung magagandang suggestion na gusto nyong malaman about dito sa Singapore. Itatry natin sagutin. Siguro, alam ko na, sa susunod kong topic, yung about kung madali bang makapunta dito sa Singapore. Siguro yun na lang yung itatopic ko next time. Kasi marami, may nagtanong pala sa akin yan. Mga iilan na rin. Mga kakilala ko na nasa Pinas, nagtatanong sila kung paano pumunta dito ng Singapore. Madali lang ba? Mabilis lang ba? So yun. Yun pala. Yun yung isusunod kong topic pala next time. Baka bukas. No? Kasi malapit na ako sa MRT. So, pero kung meron naman kayong ibang gustong malaman about Singapore, pwede ninyong isuggest dyan sa comment section. Diba? So, actually, hindi ko inaasahan na magkaroon ako ng mga subscriber. Kasi ako, mahilig lang talaga ako maggawa-gawa ng video. Noon-noon pa, ang dami ko ng video. Tapos naisipin ko lang siyang i-upload sa YouTube. So yun. Tapos nakita ko the other day, uy, may subscriber pala ako. So yun, natuwa ako at the same time syempre nag-iisip ka na dahil may subscriber ka na, mag-iisip ka na ng mga topic, diba? Siguro marami more on yung channel ko, siguro more on issues, yung mga pang-araw-araw na ginagawa natin sa buhay, mga topics, yung totoong nangyayari sa paligid. And at the same time, siguro mag-upload ako ng mga ginagawa ko talaga yung, like, kasi ako mahilig ako mag-painting, siguro part yun ang i-download ko. Tapos, nagbe-bake din ako. Siguro magda-download ako, mag-upload ako ng mga recipe na alam ko, na mga pastry na alam ko. Yun, tapos buhay namin yung mga lakaranan ng mga kiddos ko. Kasi mahilig din kaming gumala. Para maturo din kayo dito sa ano, sa Singapore, na kahit na hindi man kayo makarating, may idea kayo, ito pala yung Singapore. Diba? So yun siguro yung mga itatopic ko o ibablog ko. Hindi ko ma-assure na everyday ako magbablog, but I will try para dun sa mga subscriber ko. At saka sa mga subscriber ko, salamat. Salamat ka. Sana may natutunan kayo sa akin. At hindi lang natutunan, nag-i-enjoy kayo.
Kasi napaka ano naman, napaka walang kwenta ko namang ano, kung wala kayong matutunan, di ba? No. Ayun. Ayan. Malapit na tayo. Malapit na ako sa MRT. So, ito talaga yung sa ngayon, kasi holiday pa ng mga anak ko. School holiday. So, ganito ako. Pumapasok sa work. Naglalakad ako papuntang MRT. Nag-MRT ako para mabilis ako makarating sa workplace ko. Pero kapag may school time na, hindi na ako pwede mag-MRT. Nagbabas na ako kasi ihatid ko yung dalawang bata sa kanya-kanyang school. So, bus na lang kami kasi walang direct na MRT dun. So, bus kami. So, ganun. So, ngayon, nag-MRT lang ako dahil yun nga, wala namang ipasok yung mga bata. So, nandito na tayo. Malapit na tayo sa MRT. Sa mga nagtatanong kung gaano ka accessible yung transportation dito, maraming ways yung transportation dito. Kung bakit wala akong sasakyan, hindi ko kailangan sasakyan kasi may MRT naman, tapos may bus, may taxi. Very accessible ang transportation dito. Tsaka mahirap may sasakyan dito. Mahal. Hindi tayo maka-afford niyan. Dati nga yung asawa ko, yung ex ko, parating sinasabi na magko-commute na lang daw kami. Kasi mahal yung gas. Tsaka mahal ang maintenance ng mga sasakyan dito. So, yun. So, sa ngayon, nandito na tayo. So, guys, bye-bye muna. At ako'y magtatrabaho. Magtatrabaho muna ang ating ina. So, kita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. Yun nga, yun bukas. Baka yun yung itatopic ko. Yung mabilis lang bang makarating dito sa Singapore at kung paano. O, diba? Sige na, ngayon nandito na ako sa ating MRT. So, bye muna kasi bawal dito. Bawal mag-uusap dito. Okay. So, bye-bye. See you tomorrow. At ingat-ingat tayo. God bless everyone. Bye.